Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga solusyon sa inyong pang-araw-araw na konsumisyon. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba natin mapupuksa ang mga pesting anay sa loob at labas ng iyong bahay. Mahirap paniwalaan kaibigan na ang isang maliit na peste na tulad ng anay ay kaya magdulo ng napakaraming pinsala sa iyong bahay na iyong pinaghirapan, iyong pinag-ipunan at iyong pinagsumikapang maitayo. Pero talagang kayang gawin niya ng mga anay kaibigan sa loob ng iyong bahay. Kung ikaw ay nakakaranas ng infestation ng anay kaibigan ay huwag kang magpanik. Bagamat malubha ang mga pinsalang kayang gawin ng mga anay sa loob ng bahay mo kaibigan, maaari kang makagawa ng mga paraan para maalis mo at mapuksa mo ang mga anay na yan sa loob man o labas ng iyong bahay. Ituturo ko yan sa inyo mga kaibigan sa ating video sa araw na ito kung paano ninyo magagawa yan. Kabilang na rin dyan kung paano hanapin ang mga anay sa loob ng inyong bahay at paggamit ng mga DIY na pamamaraan upang maalis ang mga anay sa loob ng iyong bahay. Dagdag pa dyan kaibigan, mayroon akong ilang tips sa inyo kung paano kayo makakaiwas sa termite infestation sa hinaharap upang mapanatiling ligtas ang iyong bahay at ang iyong ari-arian laban sa anay. Narito muna mga kaibigan ang mga bagay na dapat mong malaman. Una, alisin ang mga drywood termites sa pamamagitan ng mga pain na boric acid o pagpahid ng wood pesticides. Ikalawa, patayin ang mga anay sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kapaki-pakinabang na nematode sa lupa o paggamit ng pain ng anay o termite baits. Ikatlo, makipag-ugnayan sa isang profesional na pest control para mapuksa ang malaking pest infestation sa iyong lugar. Unang method kaibigan na gusto kong talakayin ay ang pagpuksa ng mga drywood termites sa iyong bahay. Unang bagay sa method na ito kaibigan ay ibilad mo sa araw ang mga kahoy. Ang unang-una at pinakasimpleng paraan kaibigan para mapatay ang mga anay sa loob ng iyong bahay ay ang pagbibilad ng iyong mga kagamitan na gawa sa kahoy sa sikat ng araw. Ibilad mo ang mga kahoy sa sikat ng araw kaibigan kung ang mga bagay na pinagmumulan ng anay ay hindi ang iyong tahanan kundi isang piraso ng muebles o isang bagay na maaaring alisin mo sa tahanan tulad ng furniture. Ibilad mo ito sa sikat ng araw kaibigan upang natural na mapatay ang mga anay ng walang anumang gastos. Ang mga anay kaibigan ay namubuhay ng maayos sa madidilim na lugar, kaya't ang mainit at maliwanag na araw ay papatay sa kanila ng lubusan. Kapag maaraw ang panahon kaibigan, ilagay mo ang iyong mga muebles at iba pang mga kasangkapang gawa sa kahoy sa labas upang ito'y paarawan. Makakabuti kaibigan na gawin mo ito mula 2 hanggang 3 araw. Ikalawang bagay kaibigan, gumamit ng boric acid. I-set up mo ang pain na boric acid kaibigan. Bumili ng pain na boric acid at ilagay mo ito sa paligid ng tahanan at mga parte na mayroong anay sa iyong bahay. Pinapatay ng boric acid kaibigan ang nervous system ng mga anay at nagiging sanhi ng dehydration para sa kanila. Kaya mabilis nitong papatayin ang anumang anay na madikit dito. Ang boric acid kaibigan ay isa sa pangkaraniwan at epektibong paraan sa pagbuksa sa anay. Regular na suriin ang lokasyon ng pain at lagyan muli ito ng boric acid kung kinakailangan. Sa loob naman ng tahanan kaibigan, maaari mong gamitin ang boric acid mixture. Paano ito gawin? Paghaluin mo lamang boric acid, maligamgam na tubig at asukal sa isang spray bottle. Ang ratio nito kaibigan ay 1 kutsarita ng boric acid, 2 kutsarita ng asukal sa bawat 1 tasa ng tubig. I-spray mong boric acid solution na ito kaibigan sa lahat ng lugar na pinamumugar ng anay. Ulit-ulitin mo ito araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Suriin kung may mga palatandaan ng karagdagang aktibidad o pinsala ng anay. Kung magpatuloy ang infestation kaibigan, maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa isang professional
Termite Exterminator. Mag-ingat ka lamang kaibigan na huwag madikit ang iyong humbalan o malagyan ang mata mo ng boric acid. Ngunit kung sakaling mangyari ito, hugasan mo kagad ng tubig ang iyong balat at ang iyong mata upang mawala ang epekto ng boric acid. Ikatlong bagay kaibigan sa method na ito ay magbutas at magturok sa kahoy ng pestisidyo. Mag-drill at mag-inject ka kaibigan ng mga wood pesticides. Kung masasabi mo ng eksakto kung nasaan ang infestation kaibigan, gumamit ka ng drill bit upang mag-drill ng mga butas sa kahoy. Iturok ang wood pesticides sa infected na kahoy upang patayin ng anay kapag sila'y nadikit dito. Mabisa ang pag-inject kung alam mo kung saan mismo ang kolonya ng anay kaibigan. Gayunpaman, kung malampasan mo ang iba pang parte ng kahoy na infested ng anay, sila ay magpapatuloy na dadami sa loob ng iyong bahay. Ikaapat na paraan sa method na ito kaibigan, painitin ang mga infested na kahoy gamit ang heat gun. Painitin mo kaibigan ang mga infested na kahoy gamit ang heat gun. Bugahan mo ng init na nagmumula sa heat gun ang mga kahoy na kinakitaan mo ng palatandaan ng anay. Ang mga anay kaibigan ay mamamatay sa sobrang init. Tandaan mo kaibigan na ang heat treatment na ito ay hindi maaaring maging angkop para sa lahat ng struktura. Kung mayroon kang mga materyales na sensitibo sa init tulad ng plastic, maaaring pumili ka na lang ng ibang paraan at hindi ito. Ikalimang bagay kaibigan, mag-set up ka ng mga termite baits o mga pain laban sa anay. Mag-set up ka ng mga pain kaibigan o mga termite baits. Ang mga pain ng anay na ito ay naglalaman ng pesticide na papatay sa mga anay kapag nakain ito. Maaari kang bumili ng underground termite baits upang maipasok sa ilalim ng lupa o pain ng anay sa ibabaw ng lupa upang ilagay sa paligid ng iyong tahanan. I-set up mo ang mga pain na ito at regular na suriin ang mga ito para sa mga patay na anay. Ika-anim na bagay kaibigan sa method na ito ay gumamit ng pestisidyo tulad ng sulignum para sa pag-iwas at pag-treat ng mga anay. Ang sulignum kaibigan ay isang wood preservative fluid na pumapatay ng anay at iba pang mga peste sa kahoy sa pamamagitan ng pag-penetrate nito sa kahoy at bumubuo ito ng active barrier laban sa mga anay. Ang sulignum soil guard naman kaibigan ay isang termiticide ng lupa na pumipigil sa mga anay sa pag-atake sa mga gusaling gawa sa kahoy sa pamamagitan ng pag-treat sa lupa, sa ibaba at sa mga katabing gusali nito. Paalala lang kaibigan, sa paggamit ng ganitong pestisidyo, dapat kang gumamit ng nararapat na personal protective equipments sa inyong paggamit ng ganitong mga pesticides tulad ng respirator, safety goggles at rubber gloves. Ikalawang method kaibigan ay ang pag-iwas sa future infestation. Unang bagay sa method na ito kaibigan ay panatilihing tuyo ang iyong tahanan. Panatilihin ang isang tuyong tahanan kaibigan. Ang mga anay ay natural na nahuhuli sa mamasa-masa at basa-basa ng mga tirahan dahil kailangan nga ng mga tubig ng mga anay upang mabuhay. Kaya't siguraduhin na mahanap at maayos ang mga tagas ng tubig nang mabilis hanggat sa maaari. Huwag hayaang dumaloy ang mga tubig sa iyong mga gamit upang maiwasan ang termite infestation. Ang marumi at basa-basang gutter kaibigan ay mainam ding tahanan ng mga anay. Kaya panatilihing walang mga bara at naipong tubig sa mga gutter ng iyong bahay para sa karagdagang pag-iwas sa mga anay. Ikalawang bagay sa method na ito kaibigan ay ilayo ang mga kahoy sa iyong tahanan at bakuran. Ilayo ang kahoy sa iyong bahay kaibigan at bakuran. Alam mo naman siguro kaibigan na pagkain ng mga anay ang kahoy. Kahit kung ilalayo mo ang mga kahoy na yan, maging yung mga panggatong sa tabi ng iyong bahay kaibigan, walang maging pagkain ang mga anay na ito at hindi sila magkakaroon ng termite infestation sa bahay mo. Kung nagtabi ka ng malalaking piraso ng kahoy sa iyong bahay o sa tabi ng iyong property kaibigan, nag-iimbita ka lamang ng mga anay na mamirwisyo sa inyong bahay. Kung kailangan mo talagang magtago ng kahoy malapit sa iyong tahanan kaibigan, takpan mo ito ng mabuti upang mapanatili itong tuyo at mabawasan ang chance na pagkakaroon ng anay.
Panatilihin mo din, kaibigan, ang mga halaman na 6-12 inches ang layo mula sa iyong tahanan para mas maliit ang posibilidad na pumasok ang mga anay sa iyong bahay. Ikatlong bagay, kaibigan, sa method na ito ay takpan ang anumang cracks, butas o puwang sa iyong bahay. Takpan ang anumang cracks sa iyong tahanan. Sa simpleng pagsisil at pagsasara ng mga bintana, pintuan at mga bitak sa paligid ng iyong tahanan, ginagawa mang una at mahalagang hakbang patungo sa pagtitiyak na walang anay na papasok sa iyong bahay. Ang mga puwang sa paligid ng kable ng kuryente, kaibigan, at mga tubo papunta sa iyong bahay ay isang madaling paraan para makapasok ang mga anay sa iyong tahanan. Kaya siguraduhin punan ang lahat ng maaaring pagsiksikan ng mga anay. Ang mga screens sa iyong pinto at bintana ay kailangan din, kaibigan, kung ikaw ay nag-iingat sa isang pest infestation sa iyong bahay. Ika-apat, kaibigan, sa method na ito ay inspeksyonin mo ang iyong tahanan taon-taon. Inspeksyonin mo, kaibigan, ang mga sulok-sulok ng iyong bahay at iba pang kagamitan na gawa sa kahoy, tulad ng furnitures at mga kitchen drawers na gawa sa kahoy taon-taon para makaiwas sa mga anay. Ang pinakamahusay na paraan upang makaiwas sa anay ay ang mahanap at mapuksamang mga anay na ito habang maaga pa. Makipag-ugnayan ka sa isang pest control na malapit sa inyong lugar at mag-set ng taunang appointment para sa isang inspeksyon. Ang isang profesional na pest exterminator ang siyang magsisiyasat sa iyong buong bahay, kabilang ng mga lugar na mahirap maabot upang mahanap ang maliliit na palatandaan ng mga anay. Bagamat maaari mo ring suriin ang iyong sariling property, kaibigan, inirerekomenda na kumuha ka ng isang profesional na gagawa nito para sa iyo. Maaring mahirap hanapin ang mga anay, lalo na dahil madalas silang nagtitipon sa madidilim na lugar. So ito lamang, mga kaibigan, ang ating napag-aralan tungkol sa kung paano ba mapupuksa ang mga pesting anay sa loob ng iyong bahay. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone!